Carnoso, Wilrey speaks for healthy living. So hello mga boss, I'm your Ate Divine of Carnoso Speak for Healthy Living. At ngayon ma'am, ngayon nga, meron tayong topic or pag-uusapan patungkol sa mga alagang baboy mga boss. Tara, umpisa natin yan. Kumusta mga boss? So andito na ngayon ating baboy sa ating farm mga boss ano at nilagay na natin so nag-inject na rin tayo ng vitamins mga boss sa kanya. So last time, last vlog natin mga boss. Kaya lang ngayon is nag-inject naman tayo ng ating antibiotic mga boss or yung specifically antibacterial mga boss. Kasi ang nangyari, since yung baboy natin itinali natin sa motor dahil nga yung pinuntahan kasi namin or binilhan namin ng baboy natin mga boss is masyado talaga siyang masukal, yung daanan is masyadong maliit, kaya nilagay natin or sinakay natin doon sa single na motor. Tapos yun, tinali natin mga boss, kailangan maitali din ng maayos kasi yung baboy para hindi rin siya magalaw mga boss. So ang nangyari is nakita naman ninyo sa video natin kanina na meron siyang mga sugat sa kanyang kamay at paa. So ang nangyari, hindi siya maayos kumain mga boss kahit nag vitamins na tayo. So ang ginawa natin is nag-inject tayo ng ating antibacterial or antibiotic mga boss, yung ating Alamycin LA. Kadalasan kong ginagamit itong Alamycin LA mga boss is yung brand name Oxytetracycline, yung kanyang generic name mga boss. So ginagamit natin mga boss itong Alamycin LA or Oxytetracycline sa ating alaga pagka meron na nga talagang nararamdaman na infection. Okay, so kahit naman for prevention pwede rin mga boss ano. Pero dati, dito sa ating alaga yung case dito talaga is nag-inject tayo due to infection mga boss sa kanya kasi may mga sugat. So tumamlay siya, hindi siya kumain, so nag-inject tayo agad. At yun nga, nung mag-inject naman tayo is nagkaroon naman ng maayos na response mga boss. So yun mga boss, yung ibinigay natin is 10 ml mga boss kasi yung baboy natin nung tinimbang natin doon sa kanila is 80 kilograms pa lang naman. So at yung Alamycin natin kasi is 1 ml per 10 kilogram body weight. So at least ano siya, 2 ml siya nalagpas doon sa talagang dosage. So at least ano siya, slightly overdose mga boss, lalo't meron na siya talagang infection. So yung ating Alamycin LA is long acting yan mga boss, kaya LA yung tawag. So one shot lang mga boss, pwede nating ulitin yan after 3 or 2 to 3 days mga boss. Ulitin natin para mag booster shot tayo pag hindi nag effect mga boss, okay? So yun, para maiwasan natin yung mga infection mga boss, ingat lang kayo, baka yung injection ninyo ng ganitong antibiotic is yung mga buntis na baboy. So bawal talaga ito sa mga buntis na baboy, maliban na lang kung majo-jeopardize na yung buhay ng baboy mismo mga boss. Pero kung magagawan pa naman ng paraan yung buntis na baboy na hindi talaga tayo mag-inject, is much better hindi muna tayo mag-inject ng mga antibacterial mga boss. Okay, so nag-inject tayo, naging okay naman yung alaga natin mga boss. Okay, so susunod din mga boss, booster shot tayo ng vitamins. Kasi ang kailangan natin mga boss sa ating alaga, since kinukondisyon natin is lumakas siya sa pagkain. So nung mag-inject pala ako nito mga boss, stop muna kami sa Vitamin Pro. Kasi yung Vitamin Pro kasi is may probiotics yan. So hindi natin pwedeng pagsabayin in one medication
ang antibiotic at saka probiotic, mga boss. Lalo na yung vitamin pro, marami siyang mga good bacteria. So, ang mangyayari kasi baka patayin lang ng ating antibacterial yung mga good bacteria. So, magkakaroon pa ng away, mga boss. Much better na lang stop muna yung vitamin pro kasi may probiotics. Tapos, doon tayo mag-inject ng antibiotic, mga boss. Yung sisikal naman continuous pa rin, mga boss. So, feed flushing sana yung gagawin natin dyan. Feed flushing is pagpapakain ng marami, 5 to 6 kilos a day, kaya lang mahina pa siyang kumain dahil sa stress ng pagdadala. So, meron pa rin yung nag-a-adapt pa rin siya sa environment dito. So, medyo stress pa siya, mga boss, kaya kinukondisyon muna natin, ano. Pero once naging okay na yan, so sabi ko nga mag-booster siya tayo ng vitamins, ng B-complex, mga boss, turo ulit tayo para lumakas talaga siyang kumain. Pagka malakas na siyang kumain, meron pang sisika yung kanyang pagkain. So in no time, mga boss, pwede na yang ano, maglandi, mga boss. Pagka talaga tumagal at hindi maglandi, tsaka kinondisyon na natin, so doon napapasok yung hormone, mga boss, na gonadine or gonistrol, pwede rin, mga boss. Mas maganda nga yung gonistrol. So kadalasang itinatanong kasi sa akin paano daw yung baboy nila nag-gilt or dumalaga na hindi naglalandi ng 11 months, 10 months, 12 months, anong gagawin daw? Sabi ko nga, is mag-inject ka na ng hormone kasi pwede naman yon. Kasi baka may hormonal imbalance din yung baboy kahit i-condition mo, hindi naglalandi. So pwede tayong mag-inject ng hormone, mga boss. Okay? So yun lang muna, mga boss, yung ating video. Salamat po sa inyong palaging pagsusubaybay. Bye-bye and God bless. At pakisubscribe naman po ng aming channel. Tapos mo nang panoorin ang ating video at gusto mo pang manood ng mga ibang video na may kinalaman sa pag-aalaga ng baboy, punta ka lang dito sa logo na Carnoso Pig Farm TV. Click mo yan at makikita mo dito ang aking channel. Dito, click mo ang mga video at nandito naka-upload ang aking mga videos tungkol sa pag-aalaga ng baboy at iba pang bagay.